So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Araw. Another update na naman tayo, patungkol naman ito kay Mayor Alice Go. Ex-Mayor Alice Go at syempre sa Pogo at sa mga masterminds ng Pogo. So, ang video ito ay mula kay News 5 Everywhere. So, meron itong pamagat na DOJ hawak ng listahan ng mga opisyal na tumulong sa paglabas ni Alice Go sa Pilipinas. Nako, eto na. Magkakaungkatan na, magkakaalaman na men. So, bago natin simulan, News 5 Everywhere, support nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipino IC. So mga kanoisi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, DOJ hawak na ang listahan ng mga opisyal na tumulong sa paglabas ni Alice Go sa Pilipinas. So, again, News 5 Everywhere, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Justice sa mga Pilipinong opisyal na tumulong umano. Ulit. May lista na raw ang Department of Justice sa mga Pilipinong opisyal na tumulong umano kay dating Bamban Mayor Alice Go para makatakas ng Pilipinas. Bukod dyan, muli ring haharap sa Senado si Go at ayon sa mga senador, dapat ipaliwanag niya ang kanyang pagtatago, pagtakas at panluloko sa taong bayan. Narito nga... O, diba? So ako, I think hindi lang naman yun about sa may gusto dong dumedo sa kanya, no? Dahil tumakas siya. Wala talaga. Di niya talaga tawag dyan. Di niya talaga gustong pagbayaran yung kasalanan niya. Kaya siya tumakas, di ba? Aking report. Excuse me. Sa bahay na ito, natunto ng Indonesian police si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go, madaling araw ng Miyerkules. Yun, okay. Miyerkules. Hey, Alice. Nakitang nakaupo sa likod ng pinto ang dating mayora. What happened? Nakiusap din si Go na magpalit muna ng damit. What happened? Ba't umabot kayo dito? Ba't natuntun niyo ako? You can change your clothes later in the office. Kinapkapan din siya bago dalhin sa tanggapan ng Indonesian police. Sa panayam ng News 5 sa Interpol Indonesia, tinulungan ng isang babaeng monghe si Go na magtago sa kanyang bahay. But when we arrested her finally, she was a house which was rent by a biksu. Biksu. You know biksu? No sir, what is biksu? Like a preacher of Buddha. Like a monk. Like a preacher of Buddha. Akala ko biksu to eh. Samantala, may listahan na raw ang ating Department of Justice ng mga pangalan ng opisyal na tumulong kay Go para makatakas ng Pilipinas. No, di ba? Nakakalungkot kasi mga opisyal talaga yung tumulong. Diba? Yan yung kinapangit. So sana talaga yung mga official na yan, managot sila. Kasi grabe ano, sobrang laking sindikato pala nito min. Hindi lang dapat si Baka, dapat kulong din. There are definitely personnel or persons of interest in the Bureau of Investigation, Bureau of Immigration. But that na. Does not discount the fact that maybe there are also private individuals who helped in the escape. Kaninang meron talaga yan, imposibleng wala. Madaling araw naman nang lumapag sa Pasay ang pampribadong eroplano na ginamit ni Go. Dito siya unang sumailalim sa booking procedure ng mga pulis. Agad so, siyang kinausap. Welcome back kay Mayor Alice Go, ano? So, buti na lang talaga na-recover natin siya agad, min. Kasi kung gaya nito, kung tawag dyan, kung ibang tao pa to tapos nakasibat na sa ibang bansa, mahirap ng tawag dyan, hulihin. Buti na lang talaga itong si Alice Go ay ano yung galawan niya, medyo malamya ba? Diba? Biruin mo naman, yan lang din yung ano niya, oh, naka-eyeglass pa rin siya. So kahit na nagpaputol siya ng buhok, maano pa rin siya ng tao ba? Especially ganyan, buong mundo nag-viral to eh. Ng mga otoridad at inihain ang warrant of arrest na inilabas ng Capas Tarlac Regional Trial Court. Chinek ang kanyang kalusugan at pinasuot siya ng orange uniform ng CIDG detainee. Napansin nyo ba guys, simula nung nakapagbigay na siya ng listahan ng mga opisyal, yung mga kapulisan or yung mga ano ba yan, mga medic ba yan, i-blinner na yung mga mukha nila.
Diba? So it means wala talaga. Sobrang big time talaga ng sangkot dito, man. Siguro big time talaga yung nakasulat na pangalan dito. Kasi pati si ano eh, si Villanueva, senator, napasabi siya ng bingo. Diba? So sana tama naman 'yun, tama naman 'yun na isinulat muna nila sa papel or hindi muna nila ipinublish yung mga ikinanta nila para syempre hindi makatakas pa. Baka ano eh, baka sumunod eh, baka sumunod doon kay Kibuloy magtago-tago ba. 'Di ba? Mas mabuti na yung gulatan. Katapos ay nag-mugshot siya kung saan ang nakalagay na pangalan ay Alice Dialgo alias Guwapi. Para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isinampa ng DILG. Kinuha rin ang kanyang fingerprint at nagkaroon ng press briefing. Dito inilahad ni Interior Secretary Abalos na mayroong death threat sigo kaya siya umalis ng Pilipinas. Tsaka yun, parang hindi naman ako naniniwala na dahil lang sa death threats kaya siya umalis. Ano? Wala talaga. Ayaw niya talagang makulong. Diba? Ayaw niya talagang pagbayaran yung kasalanan niya. Diba? Ngayon nga, sumuko nga siya dahil may death threat siya. Eh, diba dapat nung una pa lang? It's just nahuli siya, kaya yun na lang yung excuse niya na meron siyang death threat. Diba? Naku, yan tayo eh. Gagawa-gawa kayo ng mga kalokohan. Tapos kapag ka nahuli kayo, nagpapadala kayo ng takot niyo. Eh, nung mga... Nung tawag dyan, nung una nyo namang ginawa yung mga kasamaan nyo ay wala naman kayong natanggap na takot or hindi naman kayo natakot kahit konti. Umupo pa nga kayo sa ano, diba? Sa gobyerno. Diba? Tapos ngayon sasabi-sabi kayo na ano, takot kayo na ano, dahil nakatanggap kayo ng death threat. Na-confirm ko po ang lahat po ni sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila. Pagkatapos yan, agad tumalikod sa media ang dating mayor habang tinatanong pa rin tungkol sa pakikipag-selfie sa Indonesia sa kabila ng hinaharap na kontrobersya. Kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga nakikipag-selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. Ang ikalawang... I think naman yung sa pag-smile niya, wala lang siguro yun. Trip lang talaga ni Alice Go yun na mag-smile. Ano? Kala niya siguro pa. Or siguro, alam niyo yung mga batang, ano guys, mga batang guilty na kapag ka nahuhuli sila, idadaan nila sa tawa na hehehe, parang ganun ba. Yun yung nangyari kay Alice Go. Siguro nawala siya sa wish yun niya. Like, akala niya ano ba, or nakalimutan niya na lifetime na yung pagkakakulong niya. Kaya nung pag-uwi niya, kay pag-ganun-ganun pa siya. Atas nung tripin. Kahit ako, nainis naman ako dun sa mga pormahan niya kahit nakangisi pa rin. Akala mo naman talaga mababa lang yung mga kasalanan niya, no? Akala mo naman talaga nagnakaw lang ng pruta sa palengke ba? Tapos malaman-laman natin yung sentensya pala lang pas 1,000 taon. Di ba? Well, nakakainis siya. Pero at the same time, wala tayong magagawa kung mag-i-smile siya eh. Kasi hindi naman natin dinactive yung bibig niya. Hindi naman siya nag-mask, di ba? Personal choice niya yung mag-smile siya. Pwera na lang kung nung picturean siya ng NBI or ng otoridad, sinabi ng otoridad, mag-smile ka, yun. Mali yun ng otoridad. Pero yung mag-smile ka na lang bigla sa mga picture, tapos nakuna na. Ano tayo magagawa dun? Lakas lang ng trip. Booking procedure ay sa PNP Custodial Center kung saan pinasuot siya ng dilaw na damit ng mga detainee bago ipasok sa kulungan. Pagkatapos niyan ay dinala naman si Go sa Capas Tarlac kung saan siya may arrest warrant para sa kasong graft. Balot ang mukha ng dating mayora at bantay sarado rin siya ng mga polis paakyat sa opisina ng Regional Trial Court Branch 109. I think yung ano, decoy lang yan. Baka nasa ano, sa ibang way dumaan si Alice Guano. Malay natin. Kasi nakakatakot din yan eh, kahit na balutin mo pa yung mukha niya. Baka may gumalaw sa kanya, di ba? Kasi ano, lang, ano nga siya. Sobrang hot niya ngayon. Especially sa mga kasama niya or mga kalaban niya. Mga yung sindikato na kinabibilangan niya. Actually, delikado yung lagay niya talaga ngayon. Especially like that, nakabalik na siya, di ba? Na-recover na siya ng gobyerno natin.
Nagdesisyon naman ang kampo ni Go na huwag munang magpiyansa. Ano po kayo, ma'am? Emotional namang lumuta ang mga umano'y taga-suporta ni Go mula Bamban. Ano, ma'am? Ayon sa commitment order ng korte na eksklusibong nakuha ng News 5 sa PNP Custodial Facility sa Ano yun? Totoo ba yung pagkakarinig ko? Taga-suporta ni Mayor Alex Go? Ano yung taga-suporta ni Go mula Bamban? Ano, ma'am? Lakas ng trip nun, ha? Ulit nga. Nagdesisyon naman ang kampo ni Go na huwag munang magpiyansa. Ano po kayo, ma'am? Emotional namang lumuta ang mga umano'y taga-suporta ni Go mula Bamban. Ano, ma'am? Emotional na lumutang yung mga taga-suporta ni Go mula Bamban. Well, ganito lang yan, ano. Siyempre, itong mga taong ito kasi. Pwera na lang siguro kung kamag-anak, ano. Pero kung yung taga-suporta lang kasi yun, nakaramdam sila ng pagmamahal ng mayor nila that time. Eh parang, ang pangit nun. Though hindi natin ma-charge yung nararamdaman nila. Nasa sa kanila yun eh. Pero if ever na magbigay tayo ng comment nun, yun nga, paulit-ulit kong sinasabi dito na kahit nasabihin pa natin na, for example, pina-ospital ni Alice Go yung ano mo, yung anak mo, nung mayor pa siya. Tapos ngayon, parang gusto mo siyang ipagtanggol kahit na alam mo naman na litaw na yung ano, lantara na yung mga kasalanan niya. Dapat marunong din tayong tumimbang ba na, kahit na ano, nagpa-ospital siya ng anak ko, hindi mo na lang siya atakihin. At the same time, hindi mo na siya ipagtatanggol kasi sobrang obvious na ng mga kasalanan niya eh. Ang bibigat na ng mga kasalanan niya. Diba? Di kami papalag dyan kung tawag dyan, hindi mo siya atakihin or hindi ka magbibigay ng masamang komento sa kanya kasi yun nga, natulungan ka din minsan or meron ba siyang nagawa sa'yo, na-inspired ka ba niya. Pero syempre, wag nating i-invalidate or wag nating baliwalain yung mga ginawa niyang kasalanan. Kasi si Mayor Alice Go ay kahit na hindi pa naman siya convicted talaga, makukonsider talaga natin siya as criminal siya, big time criminal siya. Diba? Yun, same lang din yan sa kay Pastor Kibuloy na yun nga yung mga miyembro niya. Diba? Syempre, makakaramdam sila na mahal sila ni Kibuloy. Of course, ganun naman talaga ang tao eh. Do you think ba yung mga illegalista, yung mga rapists, yung mga ano pa yan, mga drug lords or whatsoever, do you think ba masama din sila sa mga mahal nila sa buhay? Hindi din, di ba? Siyempre, masama lang sila sa ibang tao. Pero at the same time, di mo mawawala yung kasalanan niya na porket mabait ka sa kadugo mo, sa kapamilya mo, ay okay na kapag ka, tawag dyan, okay na yung mga ginagawa mong mga illegal. Hindi ganun yun. Diba? Kaya nga yung kay Kibuloy, sana maintindihan ng mga tao na meron nga siyang kinakaharap na maraming reklamo. Ano? At hindi lang din naman gawa-gawa ng mga reklamo. Diba? Ang pangit lang kasing tingnan eh na porket natulungan kayo, porket mabuti sa inyo yung tao, ay ipagtatanggol nyo siya. Kontra pa sa batas natin. Diba? Kontra pa sa Pilipinas. Kontra pa sa karapatan pang tao. Mga ganun ba? Nakakalungkot siya. So ito, nagulat ako dito kasi may solid supporter pa pala si Mayor Alice ko. Ano? So hindi ko naman siya gina-charge. Nagulat lang talaga ako. Ayon sa commitment order ng korte na eksklusibong nakuha ng News 5 sa PNP Custodial Facility sa Camp Kramimuna, mananatili si Go. Ipinasilip din kanina sa presko ng PNP ang kwarto kung saan nakakulong ngayon si Go. Dito rin kinulong noon si dating Senadora Laila De Lima. There will be no expense. Ayun, may pumalit na sa pwesto ni Laila De Lima pala. Okay. Special treatment for Alice Guo. Yung detention facility po na yan ay isang payak na kwarto po. May CR, may maliit na table at ito po yung kanyang higaan at wala pong aircon yan. Pero for me, bakit may maliit na table pa, diba? Bakit sa mga ordinary prisoners ba natin dito may table ba sila? May upuan ba sila? Diba parang may kusina lang naman sila? Siksikan pa nga sila kung matulog eh. Dapat dito, men, if ever na meron tayong mga criminal dito, ano talaga? Like, dapat, ano lang, higaan lang talaga. Diba? Dapat ganun ba? Higaan lang, tapos, yun, apat na kwadrado. Tapos, kung gusto nyong mag,
magbigay ng ano ng upuan, edi gawin niyo na for example, umabot sila ng 5 years na good record sila, nagpakabait sila sa loob, yun, bigyan nyo ng isang upuan. Then another 5 years naman, mesa. Para ma-feel din nila ba na, oh, ganito, ganito pala magbayad ng kasalanan. Di ba? Kasi di din biro yung mga pinaggagawa nila sa labas eh. Man ni Senadora Risa Honteveros, dapat sa Senado i-detain si Go. Ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt. Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcers sa Jakarta. Alice Guo, the fake Filipino, will have a lot of explaining to do on Monday. Pagbabayaran niya ang pagsisinungaling niya, ang pagtago at takas at ang panloloko sa sambayan ng Pilipino. Paliwanag ni Honteveros. Galit na si Senator Min. Base sa mga unang desisyon ng Korte Suprema, ang mga criminal case laban sa municipal mayors ay dapat na nasa jurisdiction ng Sandigan Bayan. We need to ask why. Why does she want to be in a jail more than in the Senate detention facility? Sagot naman ng kampo ni Alice Go, hindi nila kontrolado kung saan madedetain ang dating alkalde. Si Go, mas talaga ba? Sa Senate kasi nandun yung kapatid niya, di ba? Pero siyempre, wala naman siyang power na mamili, di ba? Kasi it will always be at the discretion of the authorities. Kahit sa Senate President Jesus Cordero, naniniwalang dapat sa Senado muna ikulong si Go kung nagpiansa siya. Pinayag. Kayo, do you think, saan ba dapat? Sa Senado ba or dun sa ano? Sa ano yung Tarlac ba yun? Comment down below. Naman ngayong araw ng Capas RTC Branch 109 ang request ng Komite ni Senadora Honteveros na paharapin ang dating mayora sa pagdinig ng Senado sa Lunes. Doon ay posibleng makaharap din ni Go ang umano'y romantic partner niya na si Sual Mayor Liseldo Calugay. Ito pa, dagdag din to. Diyos ko Lord. Tulong umano ni Calugay kay Go para makatakas ayon sa isiniwalat ni Senadora Honteveros. Lagot ka. Koheto na. Ay, nako. So, yun lang naman mga kanoisi. So, kayo ano masasabi nyo dun? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, malinaw pa sa klaro. Ano na talaga to, Min? Gulantangan na talaga to. So, ito na yung time ano na wala, magbabayad na talaga yung dapat magbayad. At the same time, ano, sana talaga si Alice Go is, ano talaga siya? Ikanta niya talaga lahat. Ewan ko kung anong gagawin ng ano natin dyan, ng mga senador natin dyan or yung mga investigador. Ewan ko kung anong mga ano tawag dyan, kung meron ba silang mga deal. Ano. Ewan ko kung gagayahin ba nila yung estratehiya ng US na para lang masukot talaga yung big syndicate na yan, may some kind gagawin silang mga deal or mga immunities or yung mga witness program. Ewan ko. Kayo ba guys, agree ba kayo dun? Agree ba kayo dun na tawag dyan, gagawin siyang witness na parang may kapalit siya, kapalit sa kalayaan niya or i-reduce yung sentence niya. Kapalit ng mga lahat ng sangkot talaga sa pogo na yan. Yung mga tumulong sa kanya. Agree ba kayo doon? Or mas preferred niyo na ano na managot lahat kasali si Alice Go? At the same time, hindi natin maigagaranti na kakanta si Alice Go. Diba? So, kayo na lang, comment kayo sa baba. Tingnan natin kung ano din yung opinion nyo. Kasi sa akin, parang medyo ano din tayo ba na, parang siguro reduce na lang or reduce na the sentence na lang. Diba? So, if ever, ano siya ngayon? 30 plus. So, siguro mag-add tayo ng 30 years para paglabas niya, senior citizen na siya. Something like that siguro. Or kayo, may kanya-kanya naman tayong opinion. Ano? Malaya naman tayo dyan. So comment kayo sa baba kung ano yung opinion nyo patungkol dyan. Agree ba kayo? Agree ba kayo na ano tawag dyan? Magkaroon ng deal yung gobyerno natin para lang maikanta talaga lahat ng sangkot ng pogo, pati yung mga mastermind. Or yun, si Alice Go ay ano, kasali siya sa tawag dyan, ipipiit talaga, like habang buhay talaga silang lahat. Comment down below. So, makikita nyo naman yun, sobrang ano talaga, sobrang tawag dyan, sobrang laki talaga ng ano nito, men. Sobrang laki ng, or grabe yung mga sangkot dito.
Pero inyo ngayon pala nagsisimula na sila na mag-blurts, di ba? Bina-blur na nila yung ibang mga samkay nag-aano kay Alice Gu. Kasi syempre, ang nakakatakot kasi dyan since sa Lunes pa nga or bukas, no? Yeah, kasi Linggo ngayon. Sa Lunes pa nga yung gagawing hearing kay Alice Gu. Nakakatakot ba na baka wag naman sana yung sa mga nakikita natin sa movie, ano? Pero alam naman natin na hindi din siya malabong mangyari, di ba? Na baka biglang pasukin siya doon. Wag naman sana. Di ba? Kasi mga big time na yan, eh. Nakalabas nga si Alice Gu ng Pilipinas na sobrang init niya sa mata ng batas at sa buong mundo, di ba? So hindi basta-basta yung ano, hindi basta-basta yung mga nasa likod niyan. So siguro ngayon, since kahit na sabihin natin nagalit tayo kay Alice Gu, ipagdasal na lang din natin na sana'y maging ligtas din siya, no? Ingatan talaga siya. Mostly sa mga nakikita ko sa mga comment section is, yun nga, yung pagkain daw dapat i-check, baka may ihinalo, or basta fully guarded talaga siya. Kasi yun nga, need pa kasi natin siya, eh. Diba? Ang pangit naman kung dun lang ang ending kay Mayor Alice Gu. Tapos yung mga sanga-sanga or mga mastermind niya ay nandyan pa rin sa pwesto, diba? Nakakalungkot kapag kaganon. So yun lang naman. Again, kayo, ano masasabi niyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, use 5 everywhere. Philippine ICs. So like, comment, or subscribe. Philippine ICs.